bro. Yun, what's up sa inyo, no, mga tol? Pasensya na kayo, tagal kong walang upload. At ayun, kahit naman di ako madalas nag-upload, nababasa ko pa rin yung mga comment nyo, yung mga tanong nyo. Base dun sa mga tanong madalas na nagtatanong sa akin tungkol sa pad, kung ano yung mga problema nila sa pad nila. Kaya ayun, ginawa ko tong video na to para sa mga nagtatanong na yon sa mga problema nila sa pad. Ayan. Siyempre, bago natin simulan yung video na yan, ako si Noel, nagagawa ako ng unboxing, review, vape tips, vape tutorial, nagagawa rin ako ng iba't ibang klase ng video. Kung trip mo yung mga ganyang content, subscribe ka, click mo na yung notification bell para updated ka sa ina-upload ko mga video. Siyempre, follow nyo na rin ako sa Facebook ko, sa TikTok ko, yan, nandyan sa description sa baba yung mga link ng aking social media account. Ayan. Ito, kung di kayo familiar sa mga pad, ito yung mga pad. Ayan, may iba't ibang klase ng pad. Ayan. Iba-ibang brand. Ito ko lang sa inyo yung iba-ibang klase ng pad. Maraming pad ngayon sa market. Paano nga ba maingatan yung mga pad natin? Ayan yung title ng gagawin nating video na to. Unang-una, syempre, yung pad natin, built-in battery yan. Tapos, alaan ang gagawin dyan, o sisi lang, juice, ready to, ano ka na, pops yan na. Number one, paano mo maingatan yung pad? Huwag mo siyang i-charge dun sa mga fast charger na charger. Kumari, ayan, yung mga cellphone natin, di ba? Halos yung mga nabibili, mga fast charger na, huwag kang bibili ng fast charger. Kumari, ito, kagaya nun sa akin, yung charger ng cellphone ko, ang ano nito, parang 25 watts yata to. Isang oras lang, mapu-full charge na yung cellphone ko na 4,500 milliampere yung ano ng battery. Tapos isasaksak mo dun sa pad mo na ang ampere lang is 600 ampere, yung ano ng battery niya, ng pad niya. Ito, example, sasaksak mo dun sa ganong fast charger. Diba? Malakas maka-stress yun ng pad o ng battery ng pad natin. May battery yan sa loob. Malakas makasira yun. Huwag mong isasaksak sa fast charger. Number one yun. Pangalawa, huwag mo namang i-overcharge. Kunwari, gumamit ka ng fast charger na ngayon ginamit mo, in-overcharge mo lang. Ang kailangan ng device mo, 20 to 30 minutes mo lang i-charge. Tapos, chinarge mo siya ng isang oras mahigit. Diba? Malakas makasira yon, tuloy-tuloy yung power na pumapasok dun sa pad mo, di ba? Yung chips niyan, maliit lang, chipset niyan sa loob, maliliit lang yan. Delikado mag-overcharge, baka mag-overheat. Ayan, delikado yon. Huwag mong i-overcharge. May limit lang kasi yan yung mga pad na yan. Kung hanggang saan lang yung capacity ng battery nila pag sinacharge. Hindi siya yung kagaya ng cellphone na pag full charge na nag-auto cut off na yung ano niya, dumadali na power sa kanya. Ewan ko kung may mga ganong future yung mga ibang pad, pero sa mga ordinaryong pad walang ganon. Huwag mo i-overcharge. Pangatlo, syempre, tsaka pang-apat na rin. Pangatlo, huwag mo siyang ibabagsak. Delikado yan, lalo kung hindi naman shockproof yung mga pad na ginagamit mo. Ito, hindi naman mga shockproof to, iwasan mong nababagsak. Yung mga pad na shockproof na ni-review ko dati, no? Ayun, kahit papano, okay siya. Hindi naman ano yung pagbagsak sa kanya kasi nakabalit siya ng rubber. Shockproof nga siya, waterproof pa nga yung iba. Dun siguro pwede, pero iwasan mo. Ingatan mo na rin. Ayun, ingatan mo yun. Kasi pag yan, nabagsak ng nabagsak, sigurado mag-aalugin yung mga ano niyan sa loob. Tornilyo, mga chipset, lalo kung hindi shockproof yung pad na ginagamit mo. Iwasang bumagsak. Siyempre, pang-apat, kailangan, lagyan mo ng silicone. Lagyan mo na siya ng silicone para safe ka. Magkano lang na may silicone. Lagyan mo na rin lace kung gusto mo, no? Para safe na rin yung ano mo. Yung pad mo. Para tumagal, siyempre. Tapos, pang-lima, pansinin nyo yung pad natin kahit tama naman yung pag-hipak mo, hindi mo binoblow, nagli-leak pa rin. Naglilik pa rin siya. May time na naglilik pa rin talaga siya. Kasi nga, nagmo-moist pagka inihipak mo, lalo pag binoblow mo, nagmo-moist yan. Yung hangin, yung
Basta yung juice, ayan, nag-evaporate yan, pumapasok sa loob-loob ng mga ganito mo, pad mo, ayan, yung mga butas-butas. Ayan, pupunasan mo siya ng tissue 2 times a week. Para kahit pa paano, yung mga excess juice na nalagay sa kanya o nag-leak sa kanya, mawala. Tissue lang, balutin mo ng tissue, babad mo, ayan, lalo yung mga contact sa loob, mga contact. Papasukan mo siya ng tissue. Pati yan, pupunasan mo na rin ng tissue. Pati cartridge, dami mo na. Para safe na rin. At hindi naglolo ko yung mga pad nyo. Ayun kasi yung madalas naging problema ng pad. Nababasa yung chipset niya sa loob. Tapos nababagsak. Ayun. Ayun lang naman. Pupunasan mo ng tissue para safe ka na rin. Ayun. Ayun lang naman yung usapan natin sa video na to. Base nga sa mga nagtatanong sa akin. Tungkol sa pad yung problema nila. Yung pad ko daw, ganito, ganyan, ano daw yung magiging tulong ko sa kanya. Ayan, ayun yung video na yan. Ginawa ko itong video na ito para sa inyo. Yun lang, kasi na kung medyo matagal yung pag-upload ko. Nag-ano kasi ko ng ibang content, nag-explore ako ng ibang content. At ayan, may mga susunod tayong video, may mga i-review pa tayong ano dyan, vape pads. Di ko pa lang talaga natututukan kasi nga medyo busy. Malapit na yung Undas. Siyempre, ingat pa rin tayong lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Babe safe. Ingat. Peace.